Magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito naman tayo ngayon upang ituro ko sa inyo kung paano gumamit ng Ubiquiti or Ubiquiti Earlink. Ang Earlink Toll ay isa sa pinakamalaking tulong lalo sa mga wireless installer and administrator. Bakit? Kasi ang tools na ito ay siyang nag-calculate or mag-guide sa technical support kung ano kataas ang antena na gagamitin upang makakonect ng isang remote client. Unang-una, open muna tayo ng google.com, then search na lang natin dito Ubiquiti Earlink. Okay, tapos enter, tapos click na lang natin yung Earlink. Okay guys, ito ay isang sample lang po, sample lang kung paano gagamitin ang Earlink tools o ginawa ng Ubiquiti or Ubiquiti para makatulong sa mga installer na mapadali ang trabaho. Yung gagamitin natin is AirFiber. So, click natin yung AirFiber. Tapos, yung client natin, iset up natin yung client natin. Lagay natin malayo. Bali, gawa tayo ng okay. Okay guys, so kung tingnan natin yung color ng line is orange. So ibig sabihin yan, kung orange, dito na lang siguro, sample lang naman to, dito na lang natin ilagay yung tower natin. Okay, parang dito na lang siguro yung access point natin para example tayo. Okay. Okay guys. Example guys, yung height natin, height ng antenna natin dito is nasa 100 meters. Actual po is 120 meters. Ano, 120 feet. So kung tingnan natin ang 120 feet, i-convert natin to meters ang feet. Feet to meters is nasa 36 meters. So ito kasi yung banda, itong banda na to is yung antenna or main antenna natin. So device height natin is 12 meters. So ibig sabihin nasa dalawang tubo lang to. So lagay natin dito kasi yung actual height ng antenna natin is nasa 120 feet. So convert natin to meters is nasa 36 meters. Okay, so kung tingnan natin guys, sobrang taas yung contour ng lupa. Kung tingnan natin, nasa 120 meters yung pinakamataas na peak. Ito, peak ng lupa. So, hindi maganda dito. Hindi tayo makapag-kuan dito. So, apply, change na lang natin yung location natin na pwede tayo maka example. Okay. So dito na lang siguro. Okay, sobrang layo naman. So dito na lang. Okay. O nga pala guys, bali gagawin natin, i-long press lang natin 'to, tapos i-drag lang natin. Okay. So kung tingnan natin guys yung area natin, yung kung tingnan natin, bali meron yung parang green, kung tingnan natin yung nasa gitna, ito yung tinatawag natin na line of sight. Then yung nasa ilalim naman, yung nasa ilalim na kulay green, ito yung tinatawag natin na Fresnel zone or Fresnel height. So yung Fresnel height, ito yung pinaka-sensitive. Bakit? Kasi kung yung Fresnel zone natin, bumangga siya dito sa contour ng lupa, I'm sure hindi talaga kayo makakakonect. So, ito yung pinaka-sensitive na kailangan natin, yung babantayan natin, para yung client natin is makakakonect ng internet at makakuha ng tamang signal strength. So tingnan natin,
yung pinakataas, yung pinaka-peak is yung perennial zone natin is 13.2 meters. So ibig sabihin yung 13.2 meters kung lagyan natin ng kung may kahoy dito na yung height niya is nasa 12 meters. So makakonect tayo pero possible hindi maganda yung signal na labato niya dun sa ating station. So andito naman po sa station natin, yung sa remote station natin. So kung tingnan natin na sa 12 meters lang yung height ng device height natin. So dalawang tubo lang yung antenna natin, doon po nakakonect yung device natin. So ang gagawin natin, pili natin to para safe siya is lagyan natin ng 24 meters. 24 meters, so kung i-convert natin yung 24 meters nasa 78 feet. So kung tingnan natin guys, nasa 12.5 meters yung perennial zone natin, pero yung sa peak kanina nasa 20.6 na, so safe na. Safe na yung nasa gitna. O nasa 33, so 33 meters, then 20 meters. So yung mga kahoy dapat hindi siya lumagpas sa 21 meters. So dapat ang pinaka-importante guys, isurvey nyo talaga yung area para sure kayo na mag-correct talaga yung client ninyo or yung antenna ninyo. So dito sa malapit sa antenna nasa 12.5 meters. So kung tingnan natin basta walang mga or mga obstruction na mga malalaking kahoy, sigurado to guys, kukurek talaga ito. Or mas pinaka-safe guys, kung ito yung antenna ninyo, pwede nyong pataasan or nasa 18.3 meters kayo para safety na kayo. Or pwede rin gagamit kayo dito ng hindi masyadong mataas, pero i-briefing nyo talaga yung mga may-ari or yung client nyo na kung maaari puputulin yung mga kahoy, yung mga maliliit na yung mga kahoy or trima na lang yung para hindi siya obstruction sa wireless natin. Okay guys, siguro naintindihan niyo na kung paano maggumamit ng UBNT AirLink. Tip ko lang sa inyo is pwede nyong ulit-ulitin para makuha nyo or makabisado nyo ang tools na ito. Siguro guys, kung may mga question kayo, message na lang kayo sa akin or mag-comment kayo dun sa ibaba para pag-usapan natin or ma-explain ko sa inyo at ma-advisean ko kayo kung ano po yung pwede nyong gagawin na para mag-connect yung station ninyo. At hanggang dito na lang guys, maraming salamat po. Please subscribe my YouTube channel, Live Creative Hacks channel, and click the bell button para ma-notify kayo kung mayroon akong bagong video. Maraming salamat.